Magandang araw mga ka-RS. Kumusta kayo? Sana ay COVID free pa rin tayo. So ngayon mga ka-RS, gagawa ako ng video. Susubukan kong maglalagay ng itong hazard switch. Ang pagkakaalam ko, itong RS natin hindi pa ready para sa hazard lights, yung ano niya, yung flasher relay, yung stack na relay, hindi pa siya pwede na gagana ang hazard na stack ang gamit. Kailangan pa nating palitan, pero para malaman, para mapatunayan, susubukan natin. Sabi nga nila, huwag tayong matakot magkamali. Kasi sa pagkakamali, dyan tayo natututo. Tama nga naman. Kung wala tayong mali, palagi tayong tama, magaling tayo dun. Sila na. Ito mga ka-RS, alisin ko muna itong ulo, ang kauling natin. Ay i-off ko muna pala kasi pinaheater ko, isang linggo na rin natambay. So ito yun mga ka-RS. Syempre ito yung hazard lights na hazard switch pala na 3 wires. Ito yan ang kulay niya mga ka-RS. Nabili ko sa halagang 15 pesos lang ata ito, pero hindi pa ako nakabili ng yung flasher relay kasi lahat ng napagpagtatanungan ko puro yung replacement sa ano, sa ang tawag yan, sa stock niya na relay. So ito, sundan nyo lang ito yung mga ka-RS, yung dito sa ito, sa signal light na selector. Syempre yung ito siya. So, sundan nyo. Saan pupunta? Sundan nyo lang yun. Pagdating dito mga ka-RS, makikita nyo naman kung saan mga connection nya. So, ito. Kasi ito, sa mga headlight na ito. So, ito dito mga ka-RS. Ito yun sya. Malalaman nyo rin yan mga ka-RS kung ito ba talaga yung connected sa ano natin, sa signal light. Kung pinapaandar natin sunod signal light, huhugutin. Siya mamamatay ito. Ibig sabihin dito ang connection. Ganun ang pag-test mga ka-RS ng kung wala tayong gamit o para sa naniniguradong pag-test. Sa sunod mga ka-RS, kung makalugar, gagawa ako ng video kung paano malalaman ang connection ng signal lights yung dito. Pero ito talaga yun mga ka-RS, ang sa signal lights, itong kulay nya parang blue na medyo maputlang bughaw, at ito orange. Dito naman sa isa, black and white stripe, black ata ito eh, or blue. So itong mga wires naman mga ka-RS, may color coding din. Dito naman makikita nyo na paggitnaan itong puti ng blue at pula. So susundan lang natin mga ka-RS itong blue. Dito rin sa blue. Itong orange, siyempre halos magkalapit sila ng kulay, dito sa pula. At itong white mga ka-RS, siyempre hanapin din natin yung dito sa kanina, itong white. Dito kasi yung negative power, itong black ata. At itong ito, yung sa
puti na ito. Dito natin ikakabit itong puti. So, kakabit ko muna mga kares. So, ayan na mga kares. Naikabit ko na. Pero ang ginawa ko, sinuksok ko lang muna dyan. Ito yun, sa puti. Yung pula sa orange, yung blue sa medyo maputlang blue din. So, yun mga kares. Ngayon, susubukan natin. Yun. Naka-on na mga kares. Yan, naka-on na. Siyempre, kung gagamitan natin dito sa signal light. O, yun mga kares. Sa likod. Ganun din. Oh, sa kabila naman. O, ganun din. Oh, yun rin. So, off natin. Itong hazard switch na ito mga ka-RS, nagagamit ito kahit na hindi mo na i-select itong selector dito sa signal light. Direct na lang. Pero susubukan natin kung gagana. So, ito mga ka-RS, tingnan nyo. Yun. Umilaw siya mga ka-RS, pero hindi siya nag-hazard, hindi nag-blink. Oh, ayan. Yun. So, totoo nga ang chismis mga ka-RS, hindi siya kagana sa apat na light. Kailangan talagang palitan natin ang flasher relay. Pakinggan nyo naman kung i-on ko ang switch. Yun, parang may naririnig akong nahihirapang mag-blink o kumukurap-kurap yung flasher relay. Kaya kailangan talaga nating palitan muna ang flasher relay mga ka-RS. Yun. Ngayon, para pa mapatunayan natin mga ka-RS kung tama ba ang pagkakalagay ng wirings o gumagana ba talaga, gagawa tayo ng paraan. Ang gagawin ko, tatanggalin muna natin itong signal lights dito sa likod. Yan, magkabilaan ito mga kares, itong dalawa. Siyempre, pag wala ito, yung dalawa lang, baka makakaya pa ng flasher relay natin. So, subukan natin mga kares. So, ayan mga kares, natanggal na natin itong cover. Meron din pala akong tutorial sa ganito mga kares kung paano magpalit ng lights. Itong dito sa brake lights, tail light, sa signal lights, kung paano tanggalin itong cover. Hanapin nyo na lang. Nandyan yun sa list ng mga video ko. So, tatanggalin muna natin. Ngayon, wala na yan. Ibig sabihin, ang load ng yung flasher, dalawa na lang. Baka sakaling kaya na ng hazard switch natin. So, subukan natin mga kares. At nang mapatunayan, ito na. Yun, mga kares. Kung nakita nyo, ayan. Yun, naka-hazard na. So, either for conclude mga ka-RS, ang kailangan lang natin ay magpalit ng flasher relay, yung pang hazard lights. So mga ka-RS, sa susunod na video gagawa ako ulit ng ganito tutorial. Susubukan ko yung mas detailed. Pasensya na sa ngayon kung video medyo matagal na akong nakapahingang gumawa ng video sa gawa ng inaayos ko itong bahay namin. Yun mga kares, kung nakita nyo, diba gumagana kasi wala na yung dalawang bulb dito. Ngayon subukan natin ibalik kung anong mangyayari.
Oh, yan mga ka-RS. Nag-hazard pa rin. Tatlo. Tatlong lights. Ayan. Ayan. Ngayon, ibabalik natin yung pang-apat. Kung gagana pa rin ba. Eh, malay mo. Maswerte tayo ngayon o gagana. Yun ang problema mga ka-RS. Kasi hanggang tatlo lang pala ang kaya niya mga ka-RS. Yung pag-blink niya. Hindi niya kaya kung apat. O yun. Nakita niya mga ka-RS. Kaya niya kung tatlo lang. Pero kung apat na. O yun. Ganun din. Hirap na siya. Pero proven mga ka-RS na gagana yung ginawa nating wirings. So, sa susunod mga ka-RS, gagawaan lang ulit ako ng video. I-update ko kayo about dito sa hazard lights, hazard switch natin. So, napakasimple mga ka-RS. Maraming salamat ulit sa panonood. Till next time sa update ko mga ka-RS. Please subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. God bless, ride safe. Maraming salamat.